Pray, Lord, maraming salamat sa mga ganito, Lord. We pray na buong araw, Panginoon, punoy niyo po ng pagpapala, ng pag-aaral about this subject, Panginoon, napaka-importante rin na focus kami ngayong araw. So, I pray na kayo po yung mamuna sa amin. Andali po ang puso at isipan, Panginoon. At bigyan niyo po kami ng kasiglaan din po, Lord. Labanan ng antok, ang kung ano may distractions, Panginoon. So, maintindihan namin na importante ang church. At marami nang ginawa ang kalaban, Panginoon, para ito ay sirain, subukang sirain. So, I pray na kayo pong malulati. In Jesus' name, we pray. Amen. Amen. Okay, tutok tayo, ha? Hey, good morning po sa lahat. Actually, naisip ko, wala si mami, ano, masyadong malakas ata. Okay lang yan. Okay, good morning sa lahat. Handa ba kayo mag-aaral? Whole day. So, welcome sa ating Church History 2021 Seminar. So, title natin is Throughout All Ages. Ibig sabihin yan, sa lahat ng ano ages? Parang ages yung mga periods of time. Diba? Alam nyo ba yun? Age of iba naman, mga kung sino yung hari. Yung iba, kung sino yung ano ba? Age ng dinosaurs. Ganyan. Ha? Kapanahunan. Yan, kapanahunan. Hindi na pa electric pan na yan. Anong problema sa electric pan? Mainit ba? Malamig. Malamig. Kung malamig, pwede nyo sa taas, itaas nyo tataas. Yan. Laki ng problema natin. Okay. So, ano pa? Patayin nyo na lang kaya. Malamig naman eh. Mainit naman. Ayan na, meron na dito eh. Malamig din. Ang hirap, mga problema mainit, problema matamig. Na, sige. So, kapanahunan. So, ano ilang taong ka na rin? 10. Ikaw, Julia? 10 ka na din? 9. Parang siguro, bata nyo pa, di ba? Parang kukumpara nyo, alam nyo lang, last year, as after that year, before that year, ang late nyo pa. So, pero ang alam nyo, yung Earth, matagal na yung Earth eh. Diba? Ilang taon na ang Earth? Ha? 2021. Nagsimula lang yung 2021. Sino sabi nun? Nagsimula yun sa birth ni Jesus. Eh, syempre, before ni Jesus, marami pa. Diba? Patuloy sa Old Testament pa lang eh. Moses, Abraham, matagal na yun. Growing tayo para ma-relate kayo ah. Walang maingay. Ano ba akong mag-notes? Okay, nakikita niyo ba? Ay, mali ako. Ano lang makaka-relate yung bata, no? Eh, internet naman tayo, no? Timeline. Live tayo ngayon, ha? Ang ating para makita nyo. Okay, ito. Maganda ito. Okay, so ganyang katagal na. So, according to this, nasa 4,000 BC yung creation. So, medyo accurate yan kasi ganyan lang yan eh. Yung inaaral nyo sa science, ilang billion of billions years na daw, di ba? Yung Earth. Di ba? Totoo ba yun? Ha? Paano nalalaman? Nasukat ba nila yun? Hindi nila nasukat yun. Ang pinagbabasihan lang nila yung mga bato-bato. Meron silang proseso doon. Pero, napatunayan din yun. After how many years, hindi na yun accurate.
Kasi binibilang mo lang yung mga isotopes. Alam niyo yung isotopes? Parang chemical na pag nagtatagal daw sa bato, nag-i-age. Totoo yun, how many years. Pero hindi ka abot ng 1,000 years. So bagay, maganda naman sa history natin, from the Egyptians pa lang, meron na tayong history, written history. Okay? So actually, doon nag-ano ng history. Anyway, background lang muna to. So napakatagal na ng Earth. So sabi natin, according sa Bible, mga 4,000. Naarok ba ng utak na yan? Gano'ng katagal na yan? 4,000. Plus pa yung 2021, di 6,000 plus. Dami na. Pero maliit pa rin yun. Eh, dati nga, sinasabi sa atin, million, billion na yung taon, di ba? So, hindi totoo yun. Anyway, so mamaya, balikan natin to. Dito tayo sa ating material. Sabing, all ages, lahat ng ages, simula kay sino unang tao? Eva. Si Adan at si Eva. May church na ba noon? Basically, hindi. Hindi po pwede sabihin church kasi dalawa lang sila. Pasok po. Ay, kala ko si... Punta ako sila, Daddy. Kala ko nila. Ako. Nay, okay na ba yung arrangement nila? Okay. Okay lang. Hindi. Kung si Daddy, doon na lang pala. Sige. Ano oras pag-games mo, Nay? Bago mag-lunch ka na lang, ha? Okay. So, dito po tayo sa ating material. So, ganito pa gagawin natin, ha? Kaya sabi ko kanina, yung mga hapon pupunta, medyo mahirapan. Para silang ano lang. Mahirapan sila. Malalaman nila yung timeline, yung iba, pero hindi nila makukuha yung talagang gusto natin makuha ngayong araw. Kasi ngayong umaga, dito natin aaralin yung tamang church. Tapos mamayang hapon, ikukumpara natin yung tamang church sa mga maling churches. Pag kinumpara natin yung tama sa mga mali, makikita nyo yun. Wala nang duda. Amen? Wala kang duda. Baptist lang yung tama. Okay? Ngayon, yung ibang mga churches, may mga tama rin. So, maraming mali. Di ba? So, kung matalino ka. Nasa YouTube naman to, ano? So, ganito tayo, ha? Yung importance. Tapos, didefine natin yung church, yung history, yung progression, paano nag-umpisa yung church, paano lumago. At pwede ring mamatay. Pwede ba mamatay yung church? Yun ang sabi sa Revelation. Mamaya, pag-usapan natin yun. Okay, nangyayari yun. Pag halos lahat kayo, hindi na kayo nagtapat sa Diyos. Wala lang natira. Pero may building pa rin kayo. Pero hindi na kayo church. Okay? So, pag-usapan natin paano lumalago yung church. Paano nagkakaroon ng bagong churches. At yung paano yung hindi. Yung kabaliktaran. Okay? Kasi na, buputan tayo dun sa ating mga kalaban, yung mga false churches na, again, hindi natin sila kalaban na may pagpatayin tayo. Hindi naman tayo ganun, di ba? Inaalam lang natin para yung mga bata, especially, ay hindi na matulad nila. Okay? Pero sila, susubukan natin na ma-win din sa Panginoon, maligtas. Tapos ma-win natin sa Panginoon at imposible, madagdag sa church dito. Okay? Yun ang mga ano natin. Pero, kung yung iba talaga matindi na yung sa sinungalingan, at least yung mga bata. So, ito na tayo sa ating, ito na, formal na tayo. So again, sino ang makapag-define ng church? Para sa inyo, ano ba ang church? So, isayin natin. Reg. Ano ba yung church? Mabilis lang. Yung ano yung unang pumasa sa utak nyo? Reg. Inigo. Ah, hindi ka interesado. Ito sobrang seryoso. Ito sobrang tawa-tawa. Ikaw ano? Ezzy. Ano yung church? Para sa mga nananampalataya. Ay, tama naman. Fellowship. Tama doon. Si ano, Rafi. Konti lang tayo dito, si Rafi. Anong church?
Peter. Para magtanong ng salita ng Diyos sa tao. Okay, yun ang ginagawa ng church. Si Stephen. Bad. Diem. Kapatiran ko na ano. Kapatiran. Rain. Servants of God. Nagbarala ng Diyos. Si Julia. Ano ba yung church? Kainan lang ba yun? Ano yung church? Para? Manalangin. Jackie. Maghiwalay mo ngayon. Jackie, ano yung church? Sige, ano lang, pop lang. Ano yung naisip nyo? Ano ba yung church? Galaan ba yan? Ano yung church? Juliana? Kung ano yung naisip nyo, honest lang. Picture-picture? Ano ba yan? Si Yesha? Okay. Si Lian. Pag nag-aaral tayo, aral. Okay, ganun yan. Kailangan yung utak, kailangan ng participation din. So, pag nagkamali kayo, di ba natututo din kayo? Di ba? So, sagot lang. Lian, ano yung church? Ang tagal mo na dito. Ikaw sa pinakamatagal dito eh. Ano yung church sa'yo, Lian? Para sa'yo. Bilis, para mag-proceed tayo. Ha? Ano daw? Worship. Worship. Okay. Christine. Pananampalataya yung church. Okay, si Mika. Ano po? Parang dito po tayo nag-ano, nagsasama-sama para makinig sa salita. Yun. Matuto po ng mga, ano niya? Mga salita. Salita niya, okay. Nadine. Fellowship. Open. Christina. Hala. Si, sino next dyan? Si Lady. Lady. Hala. Jasin. Nakalimutan ang pangalan mo. Jasin. Ha? Wala, mahihain. Minsan, di na mahihain eh. Nakakasaw na minsan eh. Pag nag-aaral tayo, aral. Intindihan niyo ba yung ga-aral? Okay lang magkamali. Mas mahirap yung parang ayaw mo mag-aaral. Diba? Okay lang magkamali, lady. Hindi mo yun? O, ano pa sa'yo yung church? Tagal na natin dito eh. Palagay mo lang. Ngayon, aaralin natin. Ngayong araw, talagang dapat solid na solid kayo dito. Bago mag-lunch. Talagang solid tayo. Go. Lady. Lagi ka dito eh. Ano ba yung church? Ano ba yan? Social club ba yan? Alam yung club? Hindi, di ba? Ano lang ginagawa sa church? Lady. Ano ginagawa sa church? Manampalataya. Okay. So, at least, inaalam ko yan kasi para alam ko sa tayo magsimula. Okay. So, at least basic is mananampalataya. Kasi pananampalataya, personal yan. Ligtas na ba kayo? Okay. Ngayon, saan kayo naligtas? Okay. Yung church ang nag-send out, di ba? Ng preacher, ng mga soul winner. Yun, isa yun. Sinabi ni kanina ni, sino magsabi na? Para maligtas yung mga tao. Okay. Okay, so illustration muna, introduction. Everything on earth has a beginning. Lahat ng bagay may umpisa, di ba? Kanina, sa nag-umpisang araw. Sabi ng mga scientists, may sumabog, tapos nag-sama-sama. Wala naman silang patunay dun eh. Napakahirap gawin ng earth. Ang daming hirap gawin. Buhay ang hirap gawin yan. So, kaya naniniwala tayo, ang beginning yan talaga, basahin mo sa Genesis 1.
Sayang nga natin sa Bible. Wala tayong bata dito para... Ano sabi sa Genesis 1:1? Kinabisado nyo na yun, di ba, Justin? Ready, go! Ready, pakibasa, go! Paano nagkaroon ng heaven at nagkaroon ng earth? Ginawa ng Diyos. Yun lang yun. Ang sabi sa John 1:1? The Word. And the Word was with God. Okay, mga babae. 2. The same was in the beginning with God. Lalaki. All things were made by Him. And without Him was not anything made that was made. Okay, ano? Ginawa rin ng Diyos, di ba? Sino yung gumawa ng lahat ng bagay? Particularly, sino? According dyan. Sino ba subject dyan? Verse 1 to 3. God. Sinong God? Diyos Ama. In the beginning was the God. Ganun ba? Sino pinag-usapan natin? Yung word daw is Diyos. Ang salita ay Diyos. At ang salita ay Diyos. At ang salita ay kasama ng Diyos. Sino pinag-usapan natin? Diyos. Sino yung kinukumpara sa Diyos? Yung word, diba? Tapos tama, si Jesus yun later, okay? Ganyang, matutunan niyo yung ganyang ano, analysis. Pag tingnan niyo yung salita, tapos according sa tanong ko din, eksakto dapat. So, pinag-uusapan yung word, yung salita. At yung later, sasabihin dyan, si Jesus yun, nagkatawang tao, naging laman, okay? Kaya gusto ko lang sabihin dito, sinong gumawa ngayon ng lahat ng bagay? Yung earth, lahat na nakikita mo, sinong gumawa? Diba? Si Jesus. Hindi tinuturo sa iba kasi yan minsan eh. Importante yan. Kaya si Jesus hindi siya binabastos. Amen? Yung Diyos Ama ang pinaka-authority, pero sabi dito, yung word ang gumawa. Sabi rin niya sa Colossians, diba? Inabisado natin, Stephen, ano yan? All things were made by Him. And without Him, was not anything made that was made. Sino yung Him doon? Si Jesus. Okay? Sarap ng buhay niya. Abang kumakain kayo, makinig kayo ha. Huwag isip, sumagot. Okay. Balik tayo sa ating material. Sabi dito, lalo yung church din, ganun din yan, di ba? So kaya, saan ka nang galing? Nanay, tatay mo, may pamilya kayo. Eh, saan ang galing pamilya nyo? Eh, sa lolo, lola. Hanggang kay Adan at Eva, di ba? Eh, yung church, saan ang galing? Kasi particular itong pinag-uusapan natin, di ba? Itong church, saan ba nang galing yan? Okay? Ang sabi ng Panginoon, ito, dito lang yung verse na sabi dyan, pakibasa sa tayo, lalaki, babae muna, ready, go. And I say, and ito po. I say also unto thee, that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against thee. Okay, so ano yung pating sabihin ng church, no? Ibig sabihin lang po ng church, tingnan sa Bible. Puro Bible tayo ngayon. Kailan ginamit ang word na church una? Parang yun nga eh. O, tama yun, di ba? Yun yung unang usage ng church sa Bible. Pero ibig sabihin kasi ng Bible is, ng church is, tingnan natin ha. Meron ditong quote sa Old Testament. Ito, sa Acts 7:38, dinidescribe ang nag... Sino ito nag-stipend? Sino nagsasalita dito? So, Acts 7. Sino nakalam? Acts 7. Si Stephen. Stephen ang nagsasalita niyan. Si yung totoong Stephen. Yung una Stephen, ha? The first martyr. So, siya ay magaling. Matalino to. Nag-preach siya. At ito sabi niya, this is he that was in the church in the wilderness. Ang tinutukoy niya yung panahon ni Moses. Okay? Sabi dyan, no? Which spake to him in the Mount Sinai. Sino ba yung nasa Mount Sinai? Si Moses. Tapos, sino yung kumusta sa nila? Ang Diyos, di ba? And with our fathers who received the lively oracles to give unto us, yung binigay sa kanila, Ten Commandments and everything else. So sabi dito, ba't may church na nung sa panahon ni Moses? Doon ka magtataka. Kasi, number one, ang definition ng church is congregation ng mga mananampalataya.
So basta na nanampalataya sa totoong Diyos at nagsama-sama tayo, church 'yun. Okay? Pero ngayon kaya hindi mo pwedeng iganon minsan. Kasi pag kailan nag-start ang Diadem tayo dati mission? Ngayon Discerning Word Baptist Church. Saan kailan tayo nag-umpisa? 2018 lang tayo nag-umpisa. 'Di ba? Kasi ako pinanganak 1980 lang. So nag-umpisa tayo, independent tayo, umalis tayo sa main church, dito tayo ngayon. Doon nag-umpisa yung local church, ang tawag natin dito. Okay? Kasi tayo talaga yung church eh. Kasi ang church is congregation nga, kaya walang universal church na tinatawag. Doon mayroong isang ano kasi sa Bible na parang sinasabing gano'n, no? Kalahatan yan is church. Tinutukoy yung mga lahat naman ng palataya. Pero strictly speaking, ang church is nga congregation. Pag hindi kayo nagsasama-sama, online lang kayo, o kaya sa spirit lang, uy, member ako doon pero hindi na ako matin. Member ka ba talaga doon? Hindi ka umaten? Hindi ka member. Pumirma ka lang, umaten ka na isang taon, tapos umalis ka na doon. Hindi ka na member doon. Okay? Ang member, kasama yan, nagtitipon. Okay? So, lahat ng halaman, mayroong pag-umpisa, di ba? Yung nagtanim ako dyan sa taas eh. Namatay yung kamatis ko eh. So, mag-umpisa ulit ako ng iba. So, kung kailan mo tinanim, doon siya nag-umpisa. Okay? Lahat may umpisa. At may umpisang hindi maganda, may umpisang maganda. At yung yan, kamatis ko, patay na eh. Hindi ko lang, dinidiligan ko naman. Medyo sensitive daw yan eh. So, namatay. Dating nag-umpisa, ngayon, wala na. Ganun ang mga bagay sa mundo. So, ang church kaya, nag-umpisa ba yung church? Siyempre. Sabi kanina doon, itinayo ni Jesus ang kanyang church. Okay? Pero magtatapos ba ang church? Tingnan natin sa Bible. Hindi, na pala. Binasa na natin, di ba? Itatayo ni Jesus. Okay, hindi si Peter yung rock, ha? Catholic, ganun ang interpretation eh. Sinabi lang niya kay Peter. Si Peter, ang pangalan niya is interpretation, stone. Iba yung rock sa stone. Ano pagkakaiba ng rock sa stone? Pareho lang bato yun, pastor. Dito sa context ng Bible, yung stone, pwede mong buhatin, pwede mong pambato. Yung rock, hindi. Yung rock, ito yung mga tinatayuan ng bahay. Paano yun? Mga talagang solid foundation. Okay, ganun ang rock ha, sa Bible. Pansinin niyo sa Bible, walang binabatong rock, ang binabato stone. Okay, so sino ngayon yung rock? Alayo na ako sa aking ano. Pero parang maintindihan niyo ha. Sino ba yan? Masabi sa Isaiah. And then, sa Psalms muna, so tingnan nyo ha. Unto thee will I cry, O Lord, my rock. Ang Panginoon ang aking bato. Hindi nga bato eh. Ang hirap sa Tagalog kasi, no? Bato pareho eh. Ano ba yung rock? Basta rock ha, tandaan nyo. Hindi naman tayo English eh. So, rock, be not silent to me, lest if thou be silent to me, I become like them that go down to the pit. And then, sabi niya, parang sinasabi niya, Lord, kausapin mo ako. Okay? Tayo, kaya yung mga kayo, naligtas kayo, di ba? Yan ang panalangin nyo. Lord, kausapin niyo ako, paintindi niyo sa akin to. Kasi pag ako hindi mo kinausap na, baka sa impyerno ako punta. Or pwede rin naman itong magkaroon akong problema. Pero anyway, ang focus lang natin ngayon, sino daw yung rock? Yung Panginoon. Dito muna sa Psalms, Panginoon, the Lord. Capital O-R-D, yan ay Jehovah Lord. Okay? Panginoon. Ganon din dito. Psalms 92:15, to show that the Lord is upright, He is my rock. Ganon na naman. Sabi dito, let us sing to the Lord, let us make a joyful noise to the rock of our salvation. Okay, lagi siyang rock. Gusto ko yung sa Isaiah eh. Wala. Alimutan ko. Hindi ko maalala yung ano eh. Isaiah, yung quote. Hindi ko ma-quote eh. Da.
Hindi ko makita. Anyway, basta sabi dito, there's no other rock than the Lord. Okay, siya lang yung rock talaga. Nakita naman natin kanina, di ba? So, babalikan natin yung Matthew 16 ngayon. Sino yung rock dito? Si Peter? Hindi na pwede yun, di ba? So, ang rock dyan, si Jesus. Okay? Tandaan nyo yan, ha? Kasi yung Catholic, yan lagi yung banat nila, kesyo, ganun. Eh, sablay naman, okay? Okay, so dito mo tayo sa, ano pa lang tayo, definition of terms, introduction. Bakit importante yung history, Pastor? Okay na eh, may church na eh. Diba? Nagawa natin yung dapat natin gawin. Ba't pa natin naaaraling history? Eh, sabi nga sa inyo kahapon, di ba, inaantok tayo sa history kasi magkukwento yung teacher namin kasi ganun kabisado niya, walang libro yung pagdating. Wala, saan naman tayo class? So, tingnan nyo nga yung notion, nasa na ba tayo? May libro kami pero hindi niya ginagamit yun. Kukwento niya yun from memory. Pero kami, siyempre, antok na antok. Kasi nga, anong pakialam ko, doon hindi niya na-explain kasi. Eh, magaling kung magaling. Okay? So, bakit ganun tayo inaantok? Kasi hindi natin alam na importante pala yung history. So, ngayon, naalamin natin paano hindi tayo antok yung whole day. Okay? Bakit importante yung history? So, nakuha ko lang to sa ano, ha? Sa educational ano, website, sa school. Pero, saktong-sakto siya. So, number one, history helps us develop a better understanding of the world. Or, sa case natin, about God and the world din. No? Kasi kahit yung, kailan lang, nanonood ako ng history ng Europe. Meron niya sa Curiosity Stream. Okay? This message brought to you in part by Curiosity Stream. Ngayon, wala pa ang kape. Ang ganda na, sabi niyo yung istorya, hindi siya necessarily Christian, ha? Kasi ang dami sa Europe ngayon, wala na, hindi na Kristiyano. Pero sabi niya, at totoo naman, yung Europe is na-shape ng Christianity. Yun ang sabi niya. Yung history nila, hindi nila madidina yun. Okay? So, kahit pa lumayo sila sa Christianity, hindi nila madidina yun. Pero iba sa kanila, nanatili pa rin. Okay? So, pag alam mo yung history, bakit kaya ang mga Pilipino ay nagsasalita ng Espanyol minsan, di ba? Pag sinabi, yung anak ko nagtatanong eh. Ay, anong oras na? Alas 10. Alas 10. Ano yun? Sabi ni Sir Peter. Yung 10 ay yung 10 sa Espanyol, saka sa Tagalog. Pero hindi Tagalog yun eh. Eksaktong salin yun sa Espanyol. Naintindihan mo ba, mga bata? Eh, ba't tayo nag-isip yung Espanyol? Layo-layo ng Espanya, di ba? Spain? Kasi isang araw dati, nasakop tayo. Yun, alam nyo na yun, di ba? At syempre, nag-integrate na yung culture, pati yung language nila, nakuha natin. So, ngayon, maintindihan mo na, ah, ganun pala. Dahil alam mong history, nalaman mo ngayon bakit tayo may mga, yung Tagalog language ay napakaraming Espanyol. Ito din nyo? Importante history, di ba? Hindi mo malalaman yun kung di mo alam yung nangyari dati. Okay, ano pa yung better understanding of the world? Bakit ang US ngayon napakayaman, yung iba mahirap? Di ba? Kung di mo alam yung nangyari in the past, hindi mo maintindihan yun. Pero kung alam mo na nangyari, sila yung nanalo sa gera, ah, kaya pala, di ba? Ganun pala yung kaya iba, magaling din yung ibang bansa, kasi natalo eh. Naubos, tapos, alam mo na. Ano pa? So, importante ba ang history? Sa number 2 pa lang tayo. Sana mag-interesado kayo. Yun ang ganun ko ngayon. Introduction. Number 3. Ah, number 2 pa lang wala. History helps us understand ourselves. Tayo mismo. Bakit kaya ako? Si Yesh, ito, magkapinsan. Bakit si ate medyo ganito yung tsura, ganito yung buhok, ganito yung kulay. Ako ganyan. Kasi ganito yan. Ah, ganun pala. Pag napunta ka ng mga Latin America, ang salita rin nalang doon, Espanyol din. Ba't kaya gano'n? Kasi again, sakop sila at hindi sila, matagal sila nasakop ang Pilipinas. Ano pa? Naintindihan mo yung sarili mo ngayon. Diba? So, gano'n din yung parang understanding the world and yourselves. And then, learn to understand other people. Diba? Bakit kaya yung mga Chinese galit sa Hapon. Diba? Alam nyo ba yun? Again, history. Pag alam mo yung history, ay nag-away pala dati yan. Daming pinatay ng Hapon sa China. Ah, ganun pala. Korea, ganun din. Galit na galit sa Japan. Diba? So, iba naman, galit sa Germany. Mga ganun.
So, maintindihan mo ibang tao dahil sa history. Number four, history teaches a working understanding of change. Ganda nito. Pag ikaw daw ay alam mo yung history na naman, ah, sinalay ka. Welcome. Pag alam mo yung history, naiintindihan mo bakit pabago-bago. Okay, ganun yan. Kahit dito sa San Mateo, bakit San Mateo yung pangalan ng ating bansa? Ah, bansa, sorry. Yung bayan natin, yung municipality natin. Bakit San Mateo? Sino ba si San Mateo? Isa yan sa mga disciples, di ba? Apostol. So, nakarating ba dito San Mateo? Hindi. Kasi dati nga tayo, heavily Catholic tayong nation, di ba? Ang ginagawa ng mga, yan, mga Catholic, so pinapangalan nila isang lugar sa isang santo. Eh, lahat naman tayo, saints, no? Yan ang dahilan, okay? Pag alam mo yung history, ah, ganun pala, kaya ganito. May mga ibang lugar na mahirap evangelize. Alam nyo ba yan? Yan, dapat alam natin yan. Sabi ni Pastor Badua nun, eh ano yun, magaling yun eh. Pero sabi niya, sumuko siya sa Ilocos, dun siya galing eh. Okay, okay. Ano na eh? Mamaya tayo mag-ano ha, pero welcome kayo. So nag-aaral lang tayo, bawal maingay. Okay? Baka gusto nila mag-almusal na eh. Okay. So naiintindihan mo yung working understanding of change. Ibig sabihin, bakit nagbabago-bago? Bakit? Kasi dito sila lang galing, kasi alam mo yung history, maiintindihan mo yun ngayon. Okay? Importante yung history, grabe. Ganun din mamaya, nadaan natin mamaya. Bakit ang daming churches? Na-appreciate nyo yan. Next is, history gives us the tools we need to be decent citizens. Medyo generic, no? Pero katulad nga yan, lalo sa US, ha? May mga negro doon, di ba? May mga puti. Pag yung mga bata, hindi sila naturuan na pinalaya yung mga itim, kaya ngayon sila mayayaman na rin yung mga yan. Eh. Di ba? Kung di na naintindihan nyo, mag-aaway-aaway yung kayo, itim, kami, puti. Dito naman sa Pilipinas, ang nag-aaway dito daw, yung mga Ilocano, tsaka yung mga, ano ang kalaban ng Ilocano, alam nyo ba? Sino yung Ilocano dito? Wala. Sino yung taga, mas, Visayas? Okay ba? Hindi. Ayan, di ba? May aaway ba ang Ilocano sa Visayas? Di alam. Very good, John. Maganda. Explain. Hindi pinasa sa inyo yung tunggalian nila. Dahil hindi naman kailangan, di ba? So, pero pag alam mo yung history ng mga bagay-bagay, naiintindihan mo kung paano ka dapat kumilos. Maging disenteng tao. Kung sinabing tools, ah, alam ko yan, kaya ganyan yan. Kasi dahil ang history niyan, ganyan. Ganito rin sa mga buhay natin, ha? Napansin nyo ba, nung lagi natin tinatanong sa inyo, ilan ang kapatid mo? Sa andiyan ba yung sa nga lumaki sa tatay mo, sa lola mo or something. May background na agad ako diyan. Okay? Ang sinabi mo ay broken family po kami. Medyo ano 'yun, may ano rin 'yun, may something 'yun sa utak ko, inilalagay ko na 'yun. History mo ng buhay mo na 'yun, okay? So, thank you. Ang ilan ng kapatid mo? Ayun, ganyan. History ng buhay mo, yung guest natin kahapon, parang may ano siya, 'di ba? Ano pangalan ng Rod? Ano pangalan ng kuya pala? Ikaw si... Taga lang. Ikaw si... Wag. Carl, di ba? Ito, bago itong dalawa, no? Pangalan kuya? Sherwin. Okay, ito si ate. Dito pa na si Aya. Ano ba? Aya. Okay. Yung kahapon, yung kasama niya, di ba? Si... Hindi. Yung may sugat. Rodi. Rodney, di ba? So, may history si Rodney, di ba? So, nakatatak yun sa, ano niya? Sa utak niya rin yun, sa history niya. Okay, so, kaya, isinasaalang-alang yun. Amen? Okay. History makes us better decision maker. Nasabi ko nga kasi, alam mo yung history niyan. Hindi ka basta-basta magde-decide ng mali. Okay? Pasok. Mga taga C6. Amen? Okay. So, last.
Eh ba si Aya? Ilan taon na si Aya? Ha? 11 ka na? Oh, pakainin yan, pakainin yan. Ang lumaki. Pangalan, dito kayo. Harap na lang kayo kasi hindi naman kailangan masyadong magsulat eh. Kahit iharap niyo yung upo niyo dito. Pakainin muna kayo. Ah, so ano pangalan ni Kuya? JB. Lawrence. Kuya. Lawrence din. Ang bihira naman mga nanay tatay niya, no? Nag-isip ng ibang pangalan. Okay, sige. Nag-aaral kami, ha? Kung ano yung church history. Harap na lang yung ano nyo, maputol yung leg mo dyan. Harap nyo yung upo nyo dito. Alam nyo yung harap, yeah? Okay. So, pag alam mo yung history ng tao man niya, ng bansa, alam mo paano ka kumilos, okay? Makakapag-decide ka ng mas maayos. Last is, history gives, helps us develop a new level of appreciation for just about everything. Lahat ng bagay ma-appreciate mo, halos. Okay? Bakit? Kasi alam mo yung nangyari. Kahit pa, kunwari lang, si Julia, ang kulit. Ba't kaya ang kulit ni Julia? Nagtanong ako, ah, kasi ganito yan, ano eh, pastor, mga ano yan eh. Talagang energetic yan, baby pa lang. Hindi alam ko ngayon, ah, ganun pala. So bakit itong isa parang tamlay-tamlay? Pastor, may sakit yan eh. Ah. Naintindihan nyo ba? History, importante. Ma-appreciate nyo halos lahat. So ngayon, balik tayo dito sa ating pinaka-main, ano, yun, church, history ng church. Okay? So, i-define natin, sabi ko nga kanina sa mga maaga dito, ngayong umaga, pag-aaralan natin yung tunay na church. Ano yung, anong klase ng tunay na church? Sino ba yan? Para ngayon ay, mamaya, ikukumpara natin yung mga maling churches. Para malalaman mo agad, ah, kasi mali talaga yan, kasi dito nang galing yan eh. Ganito yung history nila eh, okay? So, alamin mo natin kung ano yung church. So, New Testament, ang tawag natin doon, New Testament type church kasi malapit tayo sa kung ano yung nababasa natin sa Book of Acts. Okay? Ano yan? So, according to Hebrews 10:25, sayin natin. Very famous, di ba? Sino nakaka-quote niyan? Let us not forsake, di ba? Paibasa, ready, go. Not forsaking the assembling of ourselves together as a manner of some is, but exhorting one another, and so much the more, as ye see the day of God. Okay, sa Tagalog, huwag daw nating hahayaan na hindi tayo magtipon. Lagi yan, ang church, laging nagtitipon. Hindi pwedeng hindi. So, kaya naalala nyo yung nagkaroon ng pandemic. Ay, may virus daw, kunwari. Diba? Naniwala ba kayo sa virus? Diba? Nakamas eh, diba? Virus ba? Di mo alam kung dito yung virus o ikaw nagdala, diba? Kasi nang kwento-kwento, kung saan-saan daw, woo, may virus. Anyway, hindi kami huminto ng ano dito, ng church. Hindi kami huminto. Nag-pray lang ako, Lord, ano ba to? Totoo ba to? Matatakot din ba kami sa virus na to? O ikaw bahala sa amin? Hindi na kami mag-church, hindi na kami mag-soul winning. Hindi dapat. So, hindi kami natakot, tuloy-tuloy lang. Parang pag kinulong, hindi kulong. Hindi naman nila gagawin yun. Anyway, labag yun sa batas eh. So, kaya sabi dito, huwag nating hayaan na hindi tayo magtipon. Kasi ganun ang meaning ng church. Nabanggit ko kanina, congregation, pag-congregation, assembly, magsama-sama. Ganun ang church. Ngayon, puro online na iba. Okay, so the purpose of getting together as Christians to encourage. Paano ka ma-encourage? Paano ka matututo? Diba, kaya ngayon yung online class yan, madali ba? Natututo ba talaga kayo o para kayo naglolokohan? Diba? Ako, ini-imagine ko pala sa mat, paano matututo mag-isa nun? Maganda yung sa mga anak ko kasi, ano yung module nila, talagang matagal lang ganun. Ibig sabihin, yung course nila, umpisa sa ano, mahirap, madali, medium, hard, ganun sila eh.
Kaya bago sila mapunta doon sa mahirap, alam na nila yon. Itong ano natin sa... Ingatan yung camera. Hindi sila nasanay ng ganun. Paano sila mag-aaral? Okay? So, ganun lalo ang church. Pinag-aaralan din dito, hindi lang basta mat. Diba? Kailangan nakikita mo si pastor, yung mata ni pastor. Pag masaya si pastor, ay kasi ang bait ni... Nakalimutan ako yung pangalan niya, sorry ha. Ang bait ni Aya. Ay, ang kulit ni Aya, di ba? So, nakikita kayo, nagkikita-kita tayo, at nagkaka-fellowship nga tayo. Yun ang church. Okay? Okay, tandaan niya. New Testament Church, therefore, is not a building. Though, minsan, tinatawag natin itong church, di ba? Minsan, kasi nga, dito tayo nag-meet. Pero hindi itong church. Yung church, tayo. Okay? Pag marami ang member na tapat, malaki yung church. Maayos ang takbo ng church. Hindi siya building lang. Okay? Okay, bilisan ko lang to. So, sabi sa Bible, 1 Corinthians 6:19-20. Alala nyo pa yan? 1 Corinthians. Wala pa si Pame? Magpunta ba si Pame? Hindi pinayagan. Six, 19-20. Pakibasa mga lalaki na, no? Ready, go. What know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost, which is in you, which ye have of God, and ye are not your own? Okay, okay na yan. So, sabi dyan, kayo ay the temple of the Holy Ghost, the Holy Spirit. Alam niyo yung temple? Yung pinakita natin dito dati. Diba, binuo nila yung building yan. Doon din sila nagtitipon sa Old Testament. Pero malinaw dito, ang talagang church, ang temple, yung mga tao. Ngayon, sabi niya, no, know ye not that your body, ikaw mismo, andyan ang Holy Spirit. At pag nakipagtalamitam ka, nakipag-fellowship ka sa ibang Kristiyano, yun ang kinakausap ko, hindi yung ayoko nung carnal na Peter. Gusto ko yung usapan natin, church. Usapan natin salita ng Diyos. Amen? Kaya napansin nyo rin yung ibang tao, di ba, hindi tumatagal dito. Napansin nyo yan, yung mga matagal na dito, di ba? Ako, nakita ko na yun, kaya hindi ako nagugulat. Kasi iba dito, andito lang sa ibang dahilan. Hindi sa tamang dahilan. Okay, katulad ng mga bago natin, salamat, andito kayo. Pero, hindi pa kayo member ng church, di ba? Mga guest namin kayo, mga bisita. Okay lang yan. Pero yung tumatagal sa church, yung talagang member sa church, yung gusto niya sa church. Salita ng Diyos, gusto niya fellowship, gusto niya pinapagalitan siya pag mali siya, gusto niya pag pinapagalitan yung iba, pag mali yung iba, di ba? Kasi ayaw mo nung hindi mo kasundo. Kaya nga tayo na sa church. Okay? Ayan. So, balik tayo sa ating lesson. Naintindihan niyo sana, ha? Pag hindi kayo naintindihan, nas... talo kayo. Okay, a church is not a denomination. Pag sinabing denomination, parang grupo-grupo yun. Okay? Yung church natin, ito na yun. Okay, wala yung iba kasi hindi naman tayo regular ano Sunday. Tayo ay seminar. Pero, hindi ito denomination, hindi ito grupo-grupo na mayroong central headquarters. Ganyan po yung mga kulto mamaya pag-aaral natin. Yung Catholic, Iglesia ni Manalo, lahat yan, gano'n, may center yan. Momo, nandun na ako po yung parang hari nila. Doon nagraran yun. Pag sinabi ng pinaka-pope nila, ganun ang gagawin natin. Yun ang gagawin nila. Yun ang nagde-decide. Hindi ganun ang tamang totoong church, okay? Okay, sabi dito may pastor, isa lang. Hindi pastora, okay? Pag pastora yan, hindi church yan. Intindihan nyo? Sabi sa Bible, ang babae... submit sa lalaki, sa bahay, at saka lalo sa church. Okay? Ganun yun. Ano pa? So, syempre, sumusunod tayo sa Bible at hindi para sa saya lang. So, maraming hirap sa... Hindi ko na bago to, ah. Ano ba to? Hindi ko pala na bago to. Anyway. Pero ano pa? A church is more than just a group of fellowship. It's a body of committed believers seeking to worship. So medyo malalim na to, no? Pero saan tayo? Basta yung mga member dapat, gusto nyong gawin yung dapat natin gawin as a church.
Meron kayo ibang gagawin sa buhay nyo? Iba-iba tayo ng karir, di ba? Iba gusto maging teacher, iba police, iba doktor. Personal mo yun. Para yun sa karir mo, para ma-provide mo yung family mo at kung gusto ang gawin mo sa buhay. Iba pa yun. Yung iba yung church. Naintindihan nyo ba yun? Okay yung may sarili kang plano personal sa pamilya mo. Pero yung church, dapat makikibahagi ka kung ano yung ginagawa ng church. Hindi mo papakilaman yun. Kung ikaw ay, kunwari, taga... Ano ba hilig mo? Ano ako eh? Pastor, ano ako? Parang... artista ako eh. So, huwag mo ilagay yun sa church. Okay? Huwag mong idama yung church sa anong personal, ano mo. Ano ba? The church is something that Blanc started himself. Jesus to. Binasa natin kanina. In short, a church is a group of people who faithfully assemble. Nabanggit ko na yan kanina. Okay? Okay, sabi rin dito, this group of believers is also called the body of Christ. Okay, pag sinabing body, sino may body dito? Sino gusto kong example dito? Sino pwede kong gawing example? Ikaw na lang, Reg. Yeah, malakas ang loob mo eh, di ba? Bilis, bilis. Dito ka lang. Dito ka lang. Tuturo ka pa. Dito ka. Illustration lang. Illustration lang. Dito ka lang eh. Papakita ko lang yung pogi mo. Bilis. Ah, sino volunteer? Sina? Hali ka dito. Ang gusto ko, makikilala ko to. Si Carl, ah. Carl? Okay, ito si Carl. Makakausap niyo si Carl. Ah, makikilala niyo si Carl. Pogi ba si Carl? Hindi niyo kita kasi nakamas eh. Pero ang tawag dito? Kamay. May mata ba si Carl? Bibig, di natin nakikita. May paa, di ba? Anong gagawin niyo kung tatlo kamay ni Carl? Matatakot kayo, di ba? E paano kung humihiwalay yung kamay niya? Manananggal yun. Diba? Nakatakot. So, lahat ng normal na tao, ganito, may mata, dalawa lang, tenga, dalawa lang. Okay, bibig, isa. May kamay, may paa, nakadikit sa katawan. Okay? Hindi sa ulo. Okay, salamat, Carl, ha? Para po, pastor, yung third eye. Third eye, hindi naman totoo yun, eh. Ano yun? Mga pauso yun ng mga, ano, eh. Sa Hollywood, diba? Kasi sabi dito, nakita si Carl, diba? Ganyan daw yung church. May mga parts, hindi pwedeng humiwala yun. Hindi pwedeng sabi nung paa, oh, punta tayo dun. Sabi nung kamay dito, hindi ganun yun. Eh, lalo yung mata. Nagkakaisa yan, diba? Natatawa kayo, pero kailangan nyo maintindihan yun. Ganun daw ang church. Isa yan sa mga talagang ginamit ng ni Paul na example sa church multiple times. Kasi nga, importante maintindihan natin ang church ay parang isang katawan at ang pinakaulo, sino? Sinong ulo ng church? Yung ulo yung pinaka-importante, di ba? Siya yung nag-iisip, siya yung nagda-direct. Sino yung ulo ng church? Pastor. Basahin natin sa Bible, 1 Corinthians. Kailangan alam nyo to kasi yung mga head ng mga kulto, yung leader nila. Sino ang head ng church na totoo? Okay, ready? Pakibasa, go. Now we are the body of Christ and members in particular. Teka, nasa na yung hinahanap ko. Okay. Body nga, di ba? Ayan, sa 13:17, sige. Well, dali ah, hindi ko narito eh. 27. Ay, sandali ah. Okay, makibasa. But I would have you know that the head of every man is Christ, and the head of the woman is his man, and
Nakayari, yung sa'yo na head. Ulo. Pero hindi lang basta ulo, kasi sabi nito, ang ulo ng lalaki, si Kristo, ano yung sabihin nito, head is leader. Handa niya, leader. Kahit sa amin, sa mga department namin, yung mga mataas na maraming tao siya, hindi lang manager yun. Manager is unit lang yun. Pag marami ka nang hinahawakan tao, ang tawag sa'yo, head. Diba? Head. So, kasi nga, siya nag-iisip. O, ito, sa Ephesians 4:15, ready, go. But speaking the truth in love, we may grow up into him in all things. Okay. Okay. Okay, sabi dyan, dapat ang paglago nyo, according, or sabi dyan, grow up into him. Ibig sabihin ng into him sin, habang lumalago ka, ang nakikilala mo, hindi yung mga member. Sino yung mayaman dito? Pwede yung utangan. Hindi ganon. Sino nakikilala mo? Dapat si Kristo. Kahit hindi mo kilala yung iba, kilala mo si Jesus. Habang tumatagal ka, nakikilala mo siya, ganito pala siya kabuti, ganito rin pala siya ka-strict minsan, di ba? Ganito siya makapagmahal, ganito siya galit sa kasalanan. Nakikilala mo si Jesus, nag-go-go ka. At sabi dyan, which is the head? Siya yung head. Sino daw? Even Christ. So malinaw po dyan, ha? Ito, mas malinaw pa. Ephesians 5:23. The husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church, and he is the Savior of the body. Okay, so malinaw po yan, di ba? Nasa notes ko eh. Pero, sabi dyan, ang head ng leader ng mga babae, sino? May mga asawa, sino? Babae, lalaki, tandaan nyo yan ha, huwag yung papangunahan yung asawa nyo. Diyan kayong magkakatalo-talo. Pag pinangunahan niya, mawawala siya respeto sa sarili niya, kati kayo, manghihina kayo. Ganun yan, yung pamilya. Anyway, so ganun din yung church. Pag sa church, ang naitataas niya kung sino magaling kumanta, diba, kung sino mayaman, hindi ganun. Dapat si Kristo yung head at siya yung ating gawing head. Yung tatanong tatin sa kanila. Okay, huwag kayo maingay, huwag kayo maingay. Boring na ba kayo? Subukan yung sumunod, ay. Mga taga C6. Kids. Okay. Mabilisin ko lang. Basta ganun, ang head si Jesus, yung mga functioning members, yung mga tao. So, pag-alala natin din yung function. Ang sabi ng function, yung ginagawa. So, sa church ngayon, sino yung lilid yung nagtuturo? Parang ako yung bibig. Yung pastor yung bibig. Ang utak natin si Jesus. Tinuruan natin ako nung pastor ko din. Tapos ngayon, tinuturuan ko lang din kayo. So, ako yung bibig. So, sino yung tagapagluto natin madalas? Si Ma'am Mayan, tsaka yung iba, si Ma'am Joanne, sila yung, ano ba sila, kamay, pwedeng gano'n, di ba? So, sino yung sina Ronel, sina Rafi, sino nag-ahatid sa inyo madalas? Sina Brother James, para sila yung paa nyo, di ba? Nakikita niyo yan? Kasi sila yung nag-ahatid sa inyo. So, gano'n ang mga member, may ginagampan ng role. Eh, pag meron bang parte ng katawan natin walang ginagampanan, itapo na natin. Pag inaral niyo yung katawan natin, wala. Sabi ng ibang scientist, yung appendix daw, wala raw function, kaya pwedeng alisin. Nung inaral nila, hindi pala totoo yun. May kaya nga nilagayin ng juice yun. Ano yung dead weight? Pabigat lang. Pastor, yung ano, yung taba natin, walang gamit yan. May gamit yan, kaya andyan yan. Reserve energy yan. Ngayon, yung iba nga, sobra naman, di ba? Yun ang mali. Kasi hindi mo kailangan ng sobrang heavy na hindi ka naman pupunta sa gubat at alam mo na, matagal ka mawala sa bahay. Hindi, ganun. So, pero, may gamit lahat yan. Okay? So, ganun dapat sa church. Pag napansin mo sa church, tumatalino ka na, may kaya ka naman gawin, malakas ka naman, wala kang ginagawa, mag-isip-isip ka ng gusto mong gawin, di ba? Kailangan mong gawin. So, madalas yan, utusan ka naman eh. Pero minsan, kailangan ikaw mag-isip para sa sarili mo, okay? So, bilisan lang natin ito kasi sa church history tayo eh. So, the local church of is also called the, ano yan? Ephesians 2:19, parang naano natin ito kanina eh. Makinig lang mga taga-C6 ha, medyo bago pa kasi kayo, di pa kayo sanay eh, no? Okay lang kayo dyan, C6 kids. Nakikita nyo na ba kami doon? Nakikita nyo na ba kami doon? Hindi madalas. Nag-solvating kami doon eh.
Ephesians 2:19. So bukod sa church, ano pa tawag sa church? May basa mga babae, ready go. Now therefore ye are no more strangers and foreigners, but fellow saints and the saints and of the household of God. By the way, ligtas na ba kayo, mga taga C6? Sigurado kayo sa langit? Sino sigurado sa langit? Okay, makigaya lang, hindi nyo alam ha. Okay, pag anak kayo ng Diyos, sabi dito, di ba, household of God. So ito, ang anak ko, apat. Ang asawa ko, si Mami Ann. Okay, kami yung household of Sambo. Okay? Household yan, yung pamilya, ha? So ngayon, sabi dito, fellow citizens ng langit at ng mga saints, saints yung mga ligtas. Ano sa ang tawag sa atin ngayon? Sabi tayo yung household of God. Ibig sabihin, pamilya pala tayo ng Diyos. Okay? Kaya ngayon, dapat ganun ang utak natin sa church. Pamilya, hindi lang yung ibang churches ginagawang business yung kapwa nila. Alam nyo ba yon? Kaya ako, hindi pwede sa akin ito yung networking. Alam ko na yung ginawa nyo sa mga churches eh. Sinisira, tapos isa lang kumikita. Kung hindi tayo business dito, hindi tayo social club, tayo ay pamilya. So, anong dapat gawin ng mga pamilya? Isang mga ginagawa, yung mga anak, anong gawin dapat gawin? Anong trabaho nyo sa bahay nyo? Mag-submit sa magulang. Greg, anong ginagawa sa bahay ng mga anak? Dapat? Yun, tama! Naunahan ka tuloy. Ano ba? Anong ginagawa anak? Busog pasaway. Wala namang iba, tama na yun, Laika, no? Sumunod. Diba, hindi ka lang laro ng laro. Nagtatrabaho yung nanay mo, yung tatay mo, tapos ikaw, papasaway ka, sisira. Hindi, sumunod ka. Hindi yung kalabisan, amen? Kaya Stephen yan, panganay kasi talagang utosan na yan. Dahil nang ginagawa. Kasi ganun ang anak. Pag humusunod ka, doon ka na rin natututo. Okay, at mas magiging maayos kang citizen in the latter end. Okay? So yan sabi dyan. Dapat, pag nasa church ka, member ka ng church, huwag kayong pasaway. Huwag yung sila nagtatrabaho, ikaw hindi. Diba? Yung iba nakikinig, ikaw hindi. Iba nag-soul winning, ikaw hindi. Eh, basta di ako mag-soul winning. Totoo, mahirap yun eh. Kaya pwede ka sumama, diba? O iba naman, ginagawa yung sa amin dati, ginagawa nila, nagpapakain sila. Ganda rin yun, diba? Kasi iba, mga businessman, kailangan kong attendan yung business ko. Pero gusto ko rin mamahagi. Gusto kong maging part. So, ang gagawin nila, magpapakain sila ngayon. Bukod sa yung church na magpakain tayo, sa yung church na magpapakain eh. Pero minsan, di ba, sina Brother James, di ba? Tulong na rin yun. Amen? Kasi ganun ang member. Kabahagi ng gawain. Ano pa? So, ganun magmahalan. Basically, kapamilya mo yan. Di ba, ako nasa-nasa ako pag yung magkakapatid, nag-aaway. Sa halip na magtulungan kayo, nag-aaway, asal ako, so tatuturuan ko lang sila. So, ganun din sa church. Imagine mo na lang, sinong parang tatay dito? Pastor, di ba? Huwag niyong tatawagin father, ha? Pero ano lang yung sa role? Ako nagsisita, pag may problema dito, pastor, ganyan, si ganyan, nag-aaway, ganyan. Hindi iisipin ko na naman yun, di ba? So, ako yung may buisit. Kaya kayo, mga bata, mga member, isipin nyo rin yung huwag kayong maging pabigat, okay? Naintindihan nyo mamaya, makaka-relate kasi tayo dyan mamaya eh. Ayan. So dito tayo sa progression and growth. Mabilis lang to eh. Anong, paano lumalago yung church? Yung tama ah. Pinag-usapan natin ngayong umaga, yung tama. Mamayang hapon, yung mali. Kukumpara natin yung tama sa mali. Okay? Para wala kayong duda, yung Catholic, yung Iglesia, mali lahat yan eh. So yung totoong church, paano lumalago? Okay? So kami ni Mamean, dati wala kaming anak, nagkaroon ng isa, nagkaroon ng dalawa, di ba? Dumadami kami. Natural yun sa katawan yun, biological, di ba? Pero ang church, sabi dito, ang kailangan gawin is go, number one, to go. Ibig sabihin, mangaral lang salita ng Diyos. Okay? Hindi lahat ng maliligtas magiging member sa church. Sana ganun, kaso hindi. Iba malayo, iba may ibang dahilan. Hindi naman natin gustong gawin, hindi ka maliligtas pag hindi ka naging member. Hindi naman totoo yun. So kaya gawin natin, okay lang maligtas sila, sana maligtas lahat sila.
Kasi invite natin sa church, hindi na necessarily requirement yun sa kaligtasan. Amen? So number one, kailangan mag-go ka. Maraming church ngayon, hindi na. Ginagawa lang nila, dito lang sila sa church, papagandahin nila lang gusto. Makinig. Papagandahin nila lang gusto yung church, di ba? Para, oh, invite kayo dito. Ay, gusto kong pumunta dito kasi ang ganda-ganda. So, doon ako lagi. Tama ba yun? Magandang pagandahin yan, pero hindi yun ang method natin. Para pumunta dito yung tao, gusto dapat ligtas sila, tapos gusto nila lumago. Gusto nila lumago, hindi sila kontento na ligtas lang sila. Kasi sinasabi ko rin naman sa inyo yun. Makinig, ano yung importante pinag-usapan nyo dyan? Hindi pa kasi kayo sanay, no? Pag ano, aral tayo, aral lang, makinig lang, focus na dyan. Mamaya, tatanungin ko naman kayo, di ba? Doon kayo magsalita. Okay, pag tinanong kayo, okay? So, ganun yun. Tayo kailangan umalis. Lumabas tayo dito kasi yung tao nasa labas. Tapos, saka mo sila, pag naligtas na sila, salamat sa Panginoon, invite sa church para lumago sila. Kasi hindi natatapos ang lahat sa pagiging ligtas. Sa langit, may rewards. Hindi pare-pareho ng rewards ang tao, ang mga Kristiyano doon. Okay, kaya gusto natin marami tayong rewards. Okay? At syempre, yun nga, pag-ibig na rin natin sa mga kaluluwa. Okay, so dapat, so number one is go, number two is teach. Mabilis lang to, ilagay nyo na sa utak nyo, hindi nyo kailangan sulat lahat. Kahit yung mga, ano lang, outline lang, to teach. Pag naligtas na yan, kaya natin ini-invite sa church, hindi ko kayang puntahan kayo isa-isa. Di ba? O, tuturuan ko si Rain, punta ako doon, ma'am, Monday, isang oras. Doon naman ako kay DM, para matuturuan ko si DM. Ah, punta ako kay Leian. Naku, patay na ako doon. Bago. Tapos ang natutunan natin, ano, konti lang kasi, bago kayo maikot siguro lahat, siguro mga isang buwan. Diba? Pero kahit sa classroom, eh, bakit pinagsasama sa amin yung mga bata para pagbigay ng instruction, sabay-sabay kayong tatanggap. Isang bagsakan lang, okay? Tsaka ganun, natututo rin kayo minsan na pakibagayan yung mga estudyante nyo. Kaya iba, mabagal ka ngayon. Tapos nakikita mo yung isa, mabilis. Ay, okay, gusto ko rin ganun, di ba? Tapos pupuli siya, very good. Yes siya, ay, gusto ko rin, very good. Makikinig na ako ngayon, di ba? Ang hirap nung kung separate-separate tayo, maganda, magkakasama na tayo. Kaya yun ang importante sa church, no? Pagkatapos sila maligtas, dali mo sa church para sabay-sabay madi-disciple sila, matuturuan. Pangalawa, pangatlo, baptize. Ano yung sabihin ng baptize? So may significant to na meaning, no? Hindi lang basta ilubog sa tubig. Hindi. Si pastor, gustong-gustong maglubog sa tubig. No, bakit kaya? Eh, ang hirap nga magano, iniipo namin yan. Hindi yung basta ilubog lang. Nagsisimbolize kasi yun ng pag-alis mo sa dati mong religion. Yun ang totoo, no? Kasi especially tayo, mga Catholic tayo dati, di ba? Binaptize tayo, bata pa tayo. Tama ba yun? Sa Bible, ang binabaptize, mature na, nakakapag-isip na. At nananampalataya na sa Panginoong Jesus. Kaya bang gawin ng baby yun? Di pa nga, yun lang yung baby, di ba? Dapat pag yung sinesyata natin, di ba kayo? Tinatanong namin kayo ng mga bagay na kasalanan, kabutihan, Diyos, impyerno. Dapat makakasagot ka, di ba? Ano ba yung regalo na yan? Ano kailangan gawin, di ba? So, yan, yung mga dapat maintindihan yun. So, pag tumanggap na sa Panginoon, ano pa yung hadlang para mabaptize? Para maging member ng church? Wala na dapat. Pero iba kasi, nag-iisip yun, ay, kailangan namatay. Nabuhay akong Catholic, mamamatay akong Katoliko. Ganun yung iba. Tinanim sa utak nila yun, hindi tama yun. E paano kung mali nga? Diba? Mananatili ka ba sa mali? So kaya yun ang pangatlo natin. Yung church, bukod sa sesyara nila, para maligtas na sila, pagligtas na sila, tuturuan ko na sila. Pero hindi enough yung, di enough yun. Dapat mag-decide sila, ayoko na sa dati kong religion, baliwala yung dating baptism ko kasi mali naman eh. Okay? So kaya nagpapabaptize ka ngayon, scripturally, sa tamang church. Okay? Pag nagpapabaptize ka na doon, member ka na doon. Ngayon, yung iba, member na umaalis, bahala sila. At is ginawa ng church yung trabaho ng church. Kasi nasa sa'yo na yun eh. Pag ayaw mo, ilang nga namang hatakin kita. Nasa na may sirig? Gisingin nyo, kumatayin sa church. Binit-bit si Rig. Hindi ganun. Hindi pwede yun, di ba? Kasi may sarili-sarili tayong utak. Okay, so natapos na natin ha. Ang ginagawa ng tunay na church na hindi ginagawa ng iba, soul winning, lalabas,
Papasok dito, tuturo. Katulad ngayon, anong ginagawa ng maraming church? Alam niyo ba ginagawa ng ibang church ngayon? Sa agabi? Ano? Halloween party. Nasa church, nasa ano ba yun? Nasa Bible ba yun? Baliktad, nasa Bible yun, pero yung kalaban ng Diyos. Nung preaching namin kahapon, di ba? Yung Halloween na yan, kalaban natin yan, sa demonyo yan eh. Pero pinausay ng Catholic, inaano nila yan eh. Ina-embrace nila yan eh. Ano nangyari? Kasi nga, hindi sila sa Diyos. Okay? Next, dito tayo sa the church is to be a place for blank and teaching the doctrine. Ano yun? Study. Tingnan natin sa bilisan ko lang, kaya dapat walang makulit ha. Kasi, hihirapan tayo. 1 Corinthians 1. Ano sabi? Tango tuloy. 1:17. Mga lalaki na ba? Sino na? Lalaki ba eh? Lalaki, lakas. Ready? Go. For Christ sent me not to baptize, but to preach the gospel, that with wisdom of works, lest the cross of Christ should be made of none effect. Okay. So, dapat, hindi basta preach, hindi basta teach. Sino daw itinataas si Kristo? Tinataas. Yun ang sinasabi dito. To preach the gospel. Okay? Ngayon, pag ligtas na kayo, iba na yung pipreach natin. Pero pangunahin yung gospel. Okay? Hindi yan patalinuhan. Okay? Ang gospel, simple lang naman. Basta makuha mo yung ano. At maalis mo yung mga kalokohan na kasinungalingan ng tinuro ng iba. Pag naalis mo na yan, yung gospel, simple lang yan. Manampalataya sa Panginoong Jesus. Yan namatay para sa'yo. Pinagbayad, di mo kaya kailigtas sa sarili mo, kailangan mo na siyang tanggapin para isang regalo. Hindi yan mahirap. Mahihirapan lang tayo kasi ang daming kasinungaling ang pumasok. Okay? O ganun ang ginagawa ng church. Okay, ito, bilisan mo na lang kasi ito mga ginagawa ng ibang, ng ano, no, ng para sa, ginagawa dapat ng church. Okay, so the church provide Christians with fellowship with other believers. Okay? Ngayon, iba yung mga, ano, may sinasalihan ba yung club? Mga club-club nyo. Basketball club, math club, science club, di ba? Minsan, madalas na natin ginagawa yun eh. Kahit sa amin dati. Pero, yung mga ginagawa, ibig sabihin, kung ano yung club nyo, yun yung hilig nyo, di ba? Kaya yun ang pag-uusapan nyo. Di ba? Hindi ganun ang church. Okay? May mga pare-pareho din tayo dito, pero hindi yun ang pinaka-nagbabind sa atin. Okay? May matatagpo nga dito, mahilig mag-bike, ito ayaw. Pero, part ng church, okay lang yun. Amen? Hindi mo kailangan pilitin silang mahilig sa hilig mo rin. Pero may fellowship, yun ang ibig sabihin nun, okay? Iba sa inyo, katulad nitong si Rain daw dati, masyadong mahiyain. Ngayon dito, hindi ka masyadong mahiyain kasi protektado ka dito ng Diyos. Amen? Hindi ka yung tipong bubuli ka dito. Sumbong nyo kay pastor pag may bully dito, kutosan ko. Figuratively speaking, okay? Hindi ako nangungutos, pero pag may bully, hindi pwede dito kay pastor. Amen? Kasi magkakapatid kayo kung may nag-aaway dito. Nakakasira yun. Okay? Ano ba yung ginagawa ng tunay na church? Pangalawa, nag-pray. Pang-apat. Ngayon ito, madaling pekihin kasi yung pray, di ba? Yung ano, kahit yung mga punwaring church, ang dami nilang prayer. Pero pansinin nyo sila nag-pray. Anong ginagawa na pag nag-pray sila? Paulit-ulit. Catholic, ganun, di ba? Nag-pray sila kay Mary. Tama ba yun? Hindi naman Diyos si Mary. Ano pa? Yung iba naman, binabasa. Panalangin, hindi yung binabasa. Ano naman laman ng puso mo, kinakausap ng Diyos, di mo babasahin ng prayer. Amen? So, ang tunay na church, ang daming panalangin. Buti nga, balik natin yan sa, ano, di ba? Kahapon. So, kasi medyo na neglect natin yan eh. Okay? Pero meron tayong daily prayer chain. Iba, hindi member. No? Anyway. Ano pa? So, church meeting is not sacrament. Kasi yung Catholic na naman. Yung sacrament, parang, ano lang siya, parang ritual. Alam niyo yung ritual? Alam niyo yung ritual? Hindi alam. Sige, sabihin. Pag nagamit yung ritual, ginagawa niyo, hindi niyo naitindihan. Bakit? Basta, bakit may ganun-ganun? Basta, yun na yun. Ritual yun eh. Gagawin niyo, regardless, gagawin nila yun. Okay, ritual. Meron niya sa Christian, meron din sa hindi Christian. Pero pag ritual, hindi natin gusto yan. Pero minsan kailangan din yan. Okay?
So, pero, yung, especially sa church, iniiwasan natin yung may ginagawa tayo din na naiintindihan. Iniiwasan natin yun, okay? Yan tamang church. Number, so, dalawa lang yung pang ordinance sa church. Number one is baptism. Number two, Lord's Supper. Wala nang iba. Okay, wala tayo dito sa Catholic. Ang dami yan eh. Yung, ano-anong, yung pista-pista. Okay? Yung observe nila, kahit nila naiintindihan. So sa atin, dalawa lang. Kasi focus to, inutos mismo ng Diyos, malinaw. Jesus ang nagutos. So number one, baptism, kailangan yan. Hindi ka pwede maging member kung ayaw magpatakot sa tubig. Ano ka, pusa? Huwag ka mag-excuse. Kung talagang takot ka sa lamig, sige, inita natin. Painita natin. Pero saglit lang naman yan, sayang naman yung kuryente, di ba? So, pero kailangan natin gawin yung baptism and then Lord's Supper. Magkakaroon tayo sa December. Okay? Mayroon lang natin. Sa dito, the church is openly, publicly, consistently testify God's grace and power to the world. May dapat soul winning. Hindi tayo secret. Ang secret lang tayo, church, ha? Kunwari, yara tayo grupo, pero church pala tayo. Hindi ganun ang church. Kaya tayo, laging public tayo. Meron tayong display sa labas, meron sa YouTube, sa Facebook. Kung tinanong ka, sabihin mo, kristyano ka. Hindi mo itatago yun. Mamaya, papasok tayo dyan kasi may mga secretive yung Catholic, yung Mormon, may mga secret-secret yan. Hindi tayo ganun. Hindi tama yun. Next, the church makes it possible to minister to each other's needs. So, kaya minsan, inuutosan kayo dito. Iba, hindi pa mautosan. Ito nga, hindi makapag-participate eh. Kasi, puro kalokohan ang ginagawa eh. Ba't ka dito? Makinig. O, makinig ka na maayos. Ayusin mo yung upuan mo. Bakla ka na kayo. Ano eh. Ayusin mo yung upuan mo. Yan. Ayusin mo na. Mag-ganun mo na. Okay? Sabi dito, ayusin mo na. Ganun mo na. Paan di ka, ano, yan. So, ang church pala, yung tunay na church, binibigyan ka ng opportunity na maglingkod din sa iba. Okay? Yung iba kasi problema sa iba, talagang andyan na lahat eh. Upo ka na lang. Ay, may music mamaya. Ay, kinig ako mamaya. Play kunwari. Uwi. Ganun ang church ng iba. Alam nyo ba yun? Tama ba yun? Wala, kaya hindi sila lumalago, hindi sila hindi nasusubok, hindi ba lang nakaka-encounter ng makulit. Ako, lagi nakaka-encounter ng makulit, di ba? Yun ang tamang church eh, importante yun. Mas mamaya, minsan tinatabi kayo sa makulit, di ba? Kasi opportunity, kayo naman ang magsaway. At matuto kayo magsaway ng maayos, ha? Hindi yung kayo yung maingay. Huwag ka na maingay. Hindi ikaw din yung maingay. Di ba? Iba sa inyo, naghahatid na ng maliliit na bata. So, ganun ang tamang church. May oportunidad kang maglingkod kasi nga, hindi tayong biglaan, boom! Ang laki agad ng church. Tapos, may mga uupahan na tayong tagalinis, may taga-kanta, may taga, ano may, taga-ayos. Kasi dahil yung pera eh. Yung mga member, hindi kayo natuto. Para sila mga palamuti. Palamuti. Gusto nyo maging palamuti? Hindi positive yun, ha? Gusto ko para akong hikaw sa church, ako yung maganda. Okay din yun. Gamitin mo rin. Hindi yung palamuti. Pag palamuti, walang silbi, di ba? Diyan lang siya. Yung mga hindi palamuti, kumikilos yan. Nagkakaproblema yan kasi nga, naglilingkod eh. Pero, nakakaho naman. Anyway. Tapos yan ito. Encourages and enables Christian to love and enjoy God. Okay, ang problema sa iba, nabanggit ko sa kahapon, di ba? Kasi nag-soul winning kami. May kilala si Jana at si Jamie. Naging atheist. Bata pa yun. Hindi ako naniniwala may Diyos. Ngayon, nung nag-uusap kami, parang may history nga kasi din. Parang na molestya daw yung ate ng pare. Ganun nangyari. Alam niyo yung molestya? Hindi maganda yun. So, nabastos siya. Diba? So ngayon, wala na siyang tiwala kay Jesus. Tama ba yun? Dinamay si Jesus. Eh, loko-loko yung pare, hindi naman si Jesus, di ba? Tsaka hindi lang naman Catholic ang church, di ba? So, yung sasabi ko sa inyo dito, ang church, may encourage kayo, hindi kayo madi-discourage. Amen? Pag nadi-discourage kayo sa church, mag-isip kayo, magtanong din kayo, Pastor, Pastor, bakit hindi ako na-encourage sa church? Parang ayoko sa church. Magtanong ka, baka may problema kung sinong may problema, okay?
magtanong ka. Pero dapat ang church, masaya kayo dapat. Amen? Hindi lagi. Okay, may time na masaya. Pero minsan may problema, pero nakaahon. So, bandang huli, masaya pa rin. Okay? At nai-enjoy nyo, especially ang Diyos. Hindi galit ka sa Diyos dahil kasi nga, katulad nung binanggit ko, yung pinaka-leader ng church nila, si Raulo. Paano ma-enjoy yung Diyos nun? Di ba? So, ang church dapat hindi ganun. Dapat naitataas lagi ang Diyos kasi siya yung banal talaga. At yung mga practices sa church ay papunta sa ganong end nga. Okay? Next is edify. Ganun din yung build up. So, ang expectation ko dito, especially nakikinig ha, pag hindi kayo nakikinig, wala, hindi mangyayari sa inyo to. Pero at least, yung iba na nakikinig, yung nakikinig, natututo. Ibig sabihin ng build up is matalino, tumatapang, basta yung mga positive na traits na bi-build up sa iyo kasi nakikinig ka. Kasi salita ng Diyos sa pinag-usapan natin, hindi comics, hindi kwento-kwento, hindi Marvels, hindi Cocomelon, okay? Hindi, yung Cocomelon parang, saya lang pa yung gano'n, pagkatapos, ano natutunan natin? May natutunan ka rin naman kasi pambata yun, di ba? Pero church, hindi gano'n, di ba? Malalim tayo dito. Matanda ka na yung napaaralan mo ngayon. Okay, ilang taon na si, ano pangalan ni Kuya? Lakas. Lawrence, ang ngayon pala. Lawrence, ilang taon na si Lawrence? 10. Kahit 50 anos na si Lawrence, kung ano natutunan niya sa church, ganun pa rin yun. Alam niyo ba yun? Kaya maganda sa church, yung mga inaaral natin dito, hindi lumilipas. Magagamit mo yan sa mga apo mo, sa company mo, sa man yan. Yan ang maganda sa church. Nagbibuild up, napapatibay ka. Okay. All with the focus of reproducing itself to the world through soul winning, baptizing, training, and then repeating. Okay? Masahin natin sa Acts 1:8, very famous verse. Pero baka hindi pa alam ng iba. Kaya basahin natin. Acts 1:8. Abisaduhin nyo yan. Ready, mga babae na, no? Mga babae. Hindi, lahat na lang kayo, lahat. But you should receive power after the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me, both in Jerusalem, and in all Judea, and in Samaria, and unto the uttermost part of the earth. Okay, tandaan niyo po yan. Ha? Very famous yan. Kabisaduhin niyo, kaya niyo. Sabi dyan, ito yung pangako sa kanila. Si Jesus ay nag-ascend na sa langit, pero pinangakuan sila. At anong gagawin itong mga disipulo, yung mga Kristiyano, mga anak ng Diyos? Yung church, anong gagawin nila? Sabi dyan, hintayin niyo yung kapangyarihan ng Diyos. Okay, kaya yung soul winning, hindi yan ninaan, pinipilit. Kasi minsan hindi mo talaga naintindihan kasi... Kaya ka lang andyan kasi feeling mo cool na cool, di ba? Hindi mo naintindihan. So, hindi ikaw yung makikiano ka lang dyan. Pero pag natanggap mo yung kapangyarihan, yan, na-train ka, na-train, alaman mo na yan. Anong gagawin nito? Yung banal na spirito ng Diyos ay siya yung magiging witness. Okay, gagamitin ka niya. Okay? Sa lahat ng lugar na mapunta ka. Ganun lang yan. Okay, ganyan ang church! Pag hindi ganyan ang church na yan, hindi yung church. Tandaan nyo yan. Okay? So this time, tingnan natin yung ano, again, nasa tunay na church pa rin tayo. Ganito kasimple ang tunay na church. Okay? Hindi komplikado. Alam nyo ba yung bishop? Archbishop. Alam nyo yan? Sino ang alam ng archbishop? Hindi ko alam yun eh. Basta alam ko, mas sa Catholic yun. Dali lang. So, sa Catholic, ang dami niya. Yung Pope, may cardinal, may bishop, may archbishop, may pare, at may mga kung ano-ano pa sila. Okay? So, ganun din naman yung mga momong, ganun din yan. Basta may central ano kasi, tapos malami sila, ginagawa nila, ina-enroll mo, ganyan, ganyan, ganyan. Sa New Testament Church, simple lang kasi nga, local congregation tayo. Okay? So, ganito lang, madali lang, di ba? Una, sino yung head ng church? Si Jesus. Paano pasto? Wala na siya dito. Andito pa rin siya. Uy. Makulit. Okay. So, number two, bukod sa Panginoon, syempre, nililid na lang tayo niya through the Holy Spirit. So, sino yung mga tao na lang ngayon nandito sa church? So, number one, yung pinasabing evangelist, yung nag-start.
ng church. So importante yan kasi si Paul, ganyan ang dinemonstrate ni Paul eh. Si Paul ay walang asawa at anak nung time na siya ay nagmi-ministeryo, pero siya ay church planter, missionary siya. Ano ginagawa niya? Nagpe-preach siya, pero especially in-establish niya yung mga church. Yan ang una, okay? Ngayon, katulad sa atin dito, ako na yung missionary, ako pa yung pastor. Pwede yun, di ba? Basta may missionary, may pastor, okay na yun. So dahil qualified naman ako, may asawa ako, may anak, na-train ako sa church, ako na rin yung pastor. Okay? Reklamo ba? Wala naman, di ba? So ngayon, pagkatapos ng pastor, meron tayong mga ilang mga katulong. Kasi pag lumalaki yung church, kailangan na ang katulong ng pastor. Hindi niya kaya lahat, di ba? So may mga tinatawag na deacons, mga preacher din yan. Eh, yung mga sinasabing servants. Ibig sabihin, kung anong iutos ni pastor, gawin mo. Ganun lang kasimple yun. Eh, pag kailangan mo Bible study ka dyan, mag-preach ka, mag-soul winning ka dyan, isunduin mo si ganyan. Okay? Yung deacon, ano rin yan, ha? May qualification din yan sa Bible, parang pastor din. Okay? Anyway, yung ibang, again, yung mga maliit na churches nga, tulad natin, wala pang ganyan. Hindi naman kailangan. Okay? Kaya si Brother James, kasi matured na yun eh. Galing na kung ano ng church yun. Tapos, nangako dito yun. Eh, siya yung parang deacon dito. I-qualified din naman yun. Amen? Then, yung mga teacher, ito na yung papasok yung mga iba-ibang klaseng teacher. So, kaya ito, di ba? Tinuturo kayo ng mamayan, di ba? Iba dito, pwede kayo magturo kung may expert dito sa ako na, sa English. Pwede tayo magkaroon ng ganun. Tapos yung later nga, gusto nyo bang magkaroon ng karate lesson? Yeah, medyo marunong din ako ng konti kasi dyan eh, konti lang. Ha? Huwag nyo gagamitin sa pag-aaway, obviously. Dahil hindi kayo tuturuan dito. Okay? So, pero mainly ah, so, sideline lang yung ano, karate. Dito tayo sa mga patungkol sa Bible. Okay, madalas na mga babae ito eh. Tuturo kung paano magbasa. Diba? Kasi sasabihin ni pastor, magbasa kayo ng Bible! Magbasa kayo ng Bible, pastor, di ako nang magbasa. Yung iba, diba, na hindi kasi nagsipag or ewan. Tinuturoan yan. Amen? Tsaka marami pang ibang bagay. Okay? So ngayon, after nito, ito na yung mga disciples. Yung mga disciples, ito yung mga naturuan na ng mga tagapagturo. Sila na ngayon mag-evangelize. Okay? Pero actually, may mali dito. Actually, yung pastor din dapat nag-evangelize. Amen? Iba kasi, ginagawa nila, kayo-kayo na lang eh. Hindi effective yun. Mas maganda, di ba? Kayo, gusto nyo si pastor mismo, nakita nyo kung paano mag-soul winning. Hindi si pastor, nakaupo lang. Bahala kayo. O, yun na yan ha. So, simple-simple lang yung ating format. Okay, natok na ba kayo? Hindi pa po. Malapit na. Okay. Sige. Nay, pwede kang pag-games, Nay? 5 minutes? Ha? Hindi, pwede na ba? Hindi pa? Ah, sige, ngayon na. So, bago kayo antukin ng gusto, magpapag-games muna. Ilan ba yan? Kamayang hapo, wala na. Okay, so bago kayo antukin, mag-games muna tayo, ha? Ah, okay. So, ready na tayo? Ready na? Para Blake lang tayo.